Nakaalis na ng bansa ang isa sa mga suspect na kasama sa Tau Gamma Phi Fraternity hazing na kinamatay nga ng College of St. Benilde student na si Guillo Servando. Ayon po sa Bureau of Immigration, ay wala namang hold order departure o departure order laban sa suspect. Nagpapatrol si Jay Ruiz. Tatlong araw matapos mamatay si Guillo Servando dahil sa hazing sa Tau Gamma Phi Fraternity, nakunan sa CCTV ng Bureau of Immigration noong July 1 sa loob ng NAIA Terminal 1 ang pag-alis ng bansa ni John Kevin Navoa, isa sa mga suspect. May dalang backpack ang binata. Ayon kay Immigration Commissioner Siegfried Mison, wala pang legal na basehan para pigilan ang suspect sa pag-alis ng bansa. Yung isa nga po doon, lumabas na po siya sa ating bansa. Since wala pa naman yata nakasampang kaso sa isang korte, wala pa pong hold departure order. Batay sa travel record, sumakay ng EVA Air papunta ng Taiwan si Navoa at doon posibleng sumakay ulit ng connecting flight papunta ng Amerika o ng iba pang bansa. Ayon sa immigration, nasa bansa pa naman ang iba pang suspect sa hazing. Yun nga lang, tulad ni Navoa, di rin sila mapipigilan kung sakaling umalis ng bansa. It's really ideal to have all of these court processes resolved faster so that we can have legal basis to prevent them from leaving the country. Pero kahit paraw nakalis na ng bansa ang isang suspect, maaari pa rin siyang habulin ng gobyerno sa pamamagitan ng extradition o cancellation of passport. Yun nga lang, mas mahirap at magastos ito para sa gobyerno. Ayon naman sa NBI, oras na makumpleto nila ang listahan ng mga sangkot sa hazing, agad maglalabas ng lookout bulletin ng DOJ laban sa mga suspect. Jay Ruiz, ABS-CBN News.